So magandang umaga sa inyo lahat guys, and ngayon ay magpapalitan ng ating bagong head gasket para sa tikmuto na Rusi Flash. So para matanggal natin yung kanyang head cover ay kailangan lang natin tanggalin itong kanyang coil at luwagan natin yung kanyang cable. So kailangan nyo lang gumamit ng 8mm para dito sa ating coil and open 10mm dito sa ating... So, few reminders lang na bago nyo tanggalin yung kanyang head cover ay dapat malinis muna dito kasi yung mga dumi ay papasok dito sa ating head cylinder pag hindi nyo to linis, which is hindi natin yun gugustuhin. So sa ating previous video, mapapansin nyo na pinalitan na rin natin tong ating cam holder kasi nga na-lost thread gawa ng pagbaklas kabit natin and hindi magandang yung pagkabalik ng mga bolts. That's why na-lost thread. So itong cam holder na to guys ay pang supremo din. Pasok din yung pang supremo. Magkaparehas lang sa stock na Rusi FI natin. Bago natin ikabit ang ating bagong head gasket ay dapat linisin muna natin ang rim ng cylinder head para umayos ang lapat ng gasket at hindi mag-leak ang langis. So ito na yung ating lumang head gasket. Itatabi na natin to kasi nga hindi na natin to gagamitin. Ito na yung ating bagong head gasket na pang Supremo TMX or pang XR125. So ang presyo nito, yung genuine, is nasa mga 200 plus or to be specific, 240 pesos. Pagkatapos ng maikling unboxing ay sinukat at ikinabit kaagad natin ang bagong head o-ring gasket. Hindi tayo nahirapan sa pagkabit kasi nga kasyang-kasya yung head gasket na pang supremo sa ating motor. Sa pagkabit naman ng o-ring gasket ay huwag niyong diinan masyado at hayaan nyo na lang na sa paghigpit nyo ay lalapat ang gasket. Sabi ko kanina na ugaliin yung bumili ng genuine ng parts ng motor kagaya na lamang ng gasket na ito kasi nga medyo mahal siya, pero sigurado naman kayo pagdating sa kalidad. Kumpara kung bibili kayo ng mura pero mapapamura ka naman pag hindi nagkasya yung binili mo. So mas maganda na yung sigurado. Nung kinabit ko na yung head cover niya guys ay hindi ko kaagad na realize na mali pala yung orientation ng aking pagkakabit. So dapat yung tornilyo ay nakaharap doon sa hulihang gulong niya. So hindi ko kaagad na realize, pero nung na-realize ko na ay natawa na lamang ako guys. And ayun, ang ginawa ko na lang is inulit ko siya. So medyo nahirapan tayo dito ng kaunti kasi masikip yung area of responsibility ayan. So and pagbalik ko naman ay yes, yun, ito na yung tamang orientation. So dapat yung tornilyo na yun guys ay dapat nakaharap doon sa rear wheel. So ayan, nakabit na natin siya and kapain lang natin kasi medyo maalog yan, and kapain natin bago ibalik natin yung mga tornilyo. Thank you.